I've been nagbalik loob sa Panginoon. Gusto kong bumalik, pero I tried getting into stage again, go back to stage. I started at stage. Stage, do support already, films, indie films, lahat. Basta ma-expose ulit, makabalik. Talaga ng ulo ko lang. Grabe! Lagi na naman sa ating ulo mo! Nasa talaga ng ulo? Parang feeling ko, bird off. May bisita ba tayo dyan? Yes po. Sige. So talaga na... Uy! 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 Kasama ko yan sa grupo ko dati! Sina? Kagrupo ko yan! Ano? Sa Guapings! Oh! Sa Rydol Jow Mapa! Ayan, isa sa mga pinaka-pogi nung panahon namin yan. Ayan, kilala mo yung Labs? Oo naman! Kilala mo? Alam mo ba, may commercial siya yung Pepsi, nakaganon siya. Oo. Isa yung sa pinaka-pogi dahil pinaka-cute. At saka medyo kabatch-batch. Wow! Oo. Tanong ko nga, Sir Jow Mapa, ilang taon na si Sir Jow ngayon? 47! Ako na, ano? 47, pero nakita mo naman parang... Eh, ano, di ko yan inano, ah. Gano'n ko siya ka-idol. Sell lang niya kita. Okay. Ah, diba? Oh, talaga naman, oh. Taranta-taranta, oh. Ito, bato ko. Joke lang. Ay, naku, grabe, Sir Jow Mapa. Oh, it's an honor to be in your yes, shop. Yes, lalo na kami. Best oil, man. Been a fan. Thank you. I've been watching your shows also, your vlogs. Kaya, pelikula, sitcom. Sa karangalan. Thank you very much yes. For having me. Hoy kayo! Hindi nyo ba kilala si Sir Jow? Hoy! Hindi, kakilala niya. Hoy, Claire! Kilala mo si Sir Jow? Hindi. Hello? Si KB! Si KB! Hi, KB! Ah, hindi kasi usually talaga kasi yung mga bata. Namin, batch, pero sa mga batch namin yan, pag sinabi mo yung Jow Mapa, ibang mga level yan ng mga guwapings. Ay, salamat. So, Sir Jow, matanong ko lang ulit bago tayo mag-proceed dyan. Sure. Sige, ano passes nga? Passes nga to para ma... Ano? Passes na, pahawakan na para hindi na nahirapan sure. Si Sir Jow. Yeah, yeah, mamaya niya okay. Napakitayan sa camera kung ano man yan. Dandan, ha? Dandan. Okay. Mapasag. Sir Jow, paano nang pinagkakabalaan mo ngayon? Oh, man. Actually, marami. I just got back to Viva. Okay. Balik artista ulit. Nung post-pandemic. Oh, nung post-pandemic. Nagpipinta rin ako. Oh, yun, to painting eh, parang... I have a couple of group exhibits, actually. Oh. We just had a group exhibit recently. And then, nag-ano rin ako, nagtuturo sa isang international school sa anong, Makati. I teach art to kids. Wow. From kinder to high school. Ah, so talaga... So, nag-umpisa lang ako nung... Etong December lang, nag-umpisa ako. So, na magturo. Pero sa art, sa paggagawa ng mga arts, kailan ka pa dyan? Kasi, actually, I'm sorry, hindi ko siya alam na you're into arts. No problem. So, kailan ka nagsimula Boss, sa arts? Kwento ko sa'yo. I was already a working student, 1993, bago ako nakapasok sa palibasa lalaki, which I became, naging parte ako ng grupong Guwapings. Yes, oo. Nabuti, wala ka pa nun. Oh, na, oh sa strato mo, alam niya. Alam, kayo nagparaya. Hindi, kasi buo na yun sila, Eric, si Jomari. Mark, tsaka si Jomari. Yeah, right. Sa palibasa lang. Ito malay ko binabanggit yan kasi I'm an avid fan ng palibasa so, lalaki. Boss, wala ako na miss na episode yan before, every Tuesday. Yes, alam boss. Ko Tuesday, parang Tuesday, alam ko tanda ako, Tuesday ako nanonood yes, yan boss. Dati. Nanonood talaga ako yan. At idol na idol ko yung makas niyan, yung the way na nagpapatawa sila ng tao. Sila si Cintia Patag, si Madam Gloria. Yes. Yan, tapos yan si Richard Carmina Gomez, Villaruel, Joey, Carmina Villaruel. Si Anjo Iliana. Si Anjo Iliana. Talagang nakakatawa Looking talaga. Looking din ang cast actually. Sobra. Oh, yeah. Sa, quite entertaining yung panahon niya. The longest running sitcoms at that time. Yes. So, anything about sa mga gamit ng palibasa lalaki, talaga, di ba, meron ako sa best, o lahat ko binabanggit. Kasi talagang na, lumaki ako doon. Tapos nice, dumating nice, yung Guwapings, yan tatlo na yan. So yung tatlo na yan, loves, yung mga suit nila dati, ginagaya yan. Kunyari, meron silang mga printed polo, hanapin puruntong. Niya sa S. Puruntong. Oy, ma'am. Hanapin. Puruntong. Cross-color na puruntong. Oh, cross-color na puruntong. Tapos yung kalahati, ibang kulay. Oh. Kalahati, ibang kulay. May stripes.
So sila Joe Marilla sa bench eh, mga ganun yan eh. Sila nagpasigat nun? Oo, sila nagpapasigat nun. Binibili namin yung love sa SM. So kung ano yung suot ng tatlong guwapings, sinusuot namin, ginagaya namin yan. Tapos dumating naman si Sir Joe Mapa. So naging apat na sila yung nagguwapings nun. Diba? Dapat so, ikaw yun, diba? Oo, kasi dapat tinatawagan na nila ako noong time na yun. Eh, medyo busy pa ako sa pagsasabu. Wala naman si Boss Toyo. Busy ako noong sa pagsasabu, kaya hindi ko na tinuloy. Diba? Ito ako naman. Busy ako noong sa pagbibisyo. So, sabi ko, ayaw ko naman na mag-showbiz. So, dun ka nag-start. Yeah, no. But to continue it, working student ako noon. Habang nasa Palibasa nila. Taking up Fine Arts, major in advertising sa UST. Wow! But, I took a 4-year course, pero dahil working student, mahirap pagsabayin siya. Oh, so, nag-graduate ako siguro, nag 10 years ako sa USTE. Dapat nag-medicine na lang ako eh. Pero kasi, talagang sa trabaho. Mahirap. Yeah, oh, kaya, kumbaga, parang, oh. Usually ganoon naman ang artista dati, no? Yeah, yeah, yeah. Parang sa isang araw, isang subject lang, parang ganoon ba ganoon nangyayari sa'yo? Hindi, pero hindi ako maka-full load. Minsan, yung first subject ko sa umaga, yung second subject ko, nasa hapon na. So, ang gagawin ko, meron chess club doon. Tatambay naman ako doon sa may overpass eh, sa Espanya, yes, from Espanya. UST. Okay, so bago natin kwento yan, ano ba yung dala mo nga? Tingnan nga natin. Game! Painting? Hindi nga, kailan mo nakailigan mo na talaga mag-paint? Nung bata pa ako. Ah, so matagal ka na palang nag-paint? Yeah. Actually, hindi ko talaga alam. Well, as soon as mga 5 years old, when I picked up a pencil, I started drawing, nahiligan ko na. And ever since, kunyari, umulan. Sabihin na natin, nasa bahay. Laking antipolo kasi ako eh. We live in an apartment at the time, and then my dad would just maglalabas siya ng mga watercolors. Tapos okay, maglalapag yan ng mga dyaryo. Tapos dyan na nasa floor, bibigyan ko niya ng paper, pipinta lang habang umulan. Tapos may sariling mundo na ako noon. But at the time, that's how I started. Crayons, I do my own portrait. Alam ko, ako yun, kasi bungi yung picture na ginawa ko eh. So alam mo na ikaw. So alam mo, sana I have it, man. Yun ang maganda. Yung maganda yung mga early, yung mga first. Right. Always, right. Pagka first, yung mga early stage, right. Yun yung pinaka-worth, talaga malatas right, yung value. Right. So now, nasa art world ka na talaga. Yes, art world, and also doing sa auction, nag-auction. I'll be also getting into a real estate company. Oh, real estate. As an international property specialist, but this is I'm in the works. Just to let you know, but I'll be selling properties abroad. Oh, okay. Malaki pera 'yan. Mas okay pa abroad. Mahirap magbenta dito. Ito, sobrang dami na rin na... Diba? Pero pag na-abroad ka, may edge pa ako. So, I'm getting into that. So, okay. I'm juggling a lot of stuff right now, boss. Pero, naisip ko kayo the beginning of the year, kaya nandito ako, and I'm pumped. I told my buddy, who's also from UST, graduate din yan. Arts din yan. Pero, business tycoon yan. Ganyan-ganyan lang yan. Wow, so, sir. Oh. Sir, dito sa camera, ayaw mo muna dito? Makilala to. Okay lang? Marami siyang mga toys naman. Oh, collector. Alright. So, okay, go. Do that. Ngayon, ito na. Tingnan natin yan. Oh, nandaan. Huwag mahawakan yung canvas. Yung kahoy lang yan. Kahoy lang yan. Wala yan. Tinatin. Sige yan. Oh, anong size ng ganito? Okay, this is 3 feet by 3 feet. 3 feet by 3 feet. Acrylic on canvas. 2,000. Oh, 2,000 pa. December 11, 2,000. So, 23 years. Tama ba? 23 years ba? 24. Ah, 24 na pala. 24. Well, 24 na tayo. December pa eh. So, 3 years. Okay. Yeah, 24. Good. Yeah. Okay. And 1 month, a few days. Oh, bakit 3 mapa? Because ang tunay kong pangalan ay Jose Vicente Pacheco Mapa the 3rd. Oh. Pangatlo na ako sa henerasyon ko, boss. Oh. We come from the roots of Iloilo. Okay. My great-grandfather was a judge at that time. Okay. And then migrated to Manila. But I'll tell you already the story of this, okay?
So, I got into showbiz mga 1993. Mainit na mainit ako, boss. Oh, mainit. Up to the time, palibasa lalaki, pare ko. Lahat, pelikula. Matrikula, you name it. I was able to go around Philippines. Yes, matini idol, to be exact. Alam mo naman ang trabaho, lalo na pag nasa taas ka, 24/7, halos... Hindi ka natulog, ano talaga? Hindi ka nakakatulog. Mm. So, sobrang pagod mo lang. Balat ang banat. Balat. And it came to a point by 1993, dahil ang tagal ko na rin sa showbiz, and medyo ano na napa, it's not, I'm not anymore staying in UST for 4 years. I'm already taking about a decade to graduate. Sabi ko, I had to choose between showbiz and yung gusto mo talaga, which is art, or to graduate. Graduate. Earn a degree. Okay. In UST. And I chose a diploma instead of an... So, kaya ka naglay low? So, I lied low. Eh, wala pang social media nun. Yes, wala pa. So, everybody's wondering, it's all speculation. Asa si Zhao? They ask, oh, what happened to Zhao? Ba't biglang nawala? Yeah, I mean, nawala. You're at the height, tas biglang mawawala ka, tas ang dami. Naging addict daw ako, ano na eh, kasi wala na siya. Speculation, yes. Wala naman nagbabas sa akin, wala naman makakabas dahil wala pang social media. So it's all, ano, newspaper, tabloids, right, sulat yan. Malamang, baka sila sa mga kolumnista natin, sa mga tabloids, tas si Joe Mapp. Exactly. Diba? Yun na yun. And meron pa nga pumunta, taga ABS yata, news. Kaibigan ko eh, dahil kilala ko na yung ano eh, news kaya, yung, crew sa ABS. Sabi, Jao, baka pwede. Hindi ko pinapasok. Sabi ko, hindi ako, ayoko na talaga. Basta, I didn't entertain any interviews, nothing. So everybody was like just wondering what happened. And at that time, it was hard to make this decision, boss. Sobra, kasi nasa peak ka eh. Kumbaga, tapos nagtatrabaho ka, biglang wala na pumapasok ng mga... gigs, wala na mga offers, wala na trabaho. So, wala na rin yung pera. Pagkagising mo, na sa bahay ka na lang, you're just wondering, and then you're just holding on to that thought na eto decision mo na gusto mo magkaroon. Patawan ako na lang to. Oh, na I wanted talaga to get a diploma and stuff like that. So, to make it short, nakakuha naman ako ng diploma. I graduated. Okay. 2003. But during 1999, that's when I hung my gloves. So 4 years then. And I painted this. Ah, okay. So 1999 ka, you decided to leave the showbiz, nag-glide low. Yeah. Nagawa mo to ng 2000, then 2003, nag-graduate ka. Tama, yes. Di ba? Oo. Yes. So between those... Because I had all the time to, ano na. Yes. And I could make already big paintings that I always wanted to do. And to tell you the meaning, kung bakit ganito to. Okay? May title ba to? Yes. This is called Inuman. Inuman. Alright? Inuman. Makikita mo, yung mga subjects ko, may dalang mga bote, nag-iinuman, parang Yossi. Nasa party. Yossi, parang nasa kanto lang. O, tambay. Tapos may mga barkada. Oo. Oh. Meaning, tinanggal ko na yung pagiging showbiz ko na magagaray ang mga damit. Kaya nakikita mo, pambahay na lang. Tapos, gusto kong bumalik sa dating... Saan ka nangyari? Parang... simpleng buhay lang. Kasi biglang pag-showbiz, talagang garbo eh. Dumadating talaga yun sa buhay eh, no? So, hahanapin mo yung pinanggalingan mo. Yes, totoo yun. Yung mga tunay mong mga kaibigan. Totoo yun. Dumadating talaga yun. And the old life that you used to have. Yes. Dumadating talaga yun. Ako, minsan ganun din ako. Lagi ko sinasabi. Minsan gusto ko pumunta sa Cavite City, kasi saan ako lumaki. Hahanapin mo ba rin? Parang gusto ko lang makipag-inuman doon. Parang kasi dito, nasa limelight ka, so parang, di ba, puro pakikipag-socialize. So lahat is everything is parang according, no, dapat you will act na parang kailangan lagi kang maporma. Dapat okay ka. Kailangan okay ka. So minsan talaga nakaka-burnout. So, dumadating talaga yun. I got burned out. Right. Yeah. Tama rin yan. Oo. I got burned out also. Tapos, yun na, ang pinili mo, magkaroon ng diploma. Which is, do you have any regrets?
Para na tayong boyabundo nito ha. Para na sa past. Para lagi inter. De, pero matalo lang, do you have any regrets? At that time, I had regrets. Pero ito na. Ano mo, boss? I've been nagbalik loob sa Panginoon. Nung nag-pandemic. Okay. Oh. From that time on, nagkaroon akong pamilya. Okay. I have 3 kids. I have a beautiful wife. Pero yung mga jobs na kinukuha ko doon at that time, hindi nakakasuporta ng pamilya. So, hinahanap ko pa rin na. Paano kumita yung job mapa before? Diba? Oh. Sana maibalik pa yon. So, inisip ko, gusto kong bumalik, pero I tried getting into stage again. Go back to stage. I started at stage. Stage, do support already, films, indie films, lahat. Basta ma-expose ulit, makabalik. Yeah. Okay? Come pandemic. Boss, at the pandemic, pag artista ka, wala kang trabaho. Bakit? Lalo rin. Siyempre, walang bawal yun. Sana kung nasa favorite ka ng station. Yes, ikaw lang kang gamitin, ano? And you'd have to go pa to a lockdown taping. Oh, 1 month, 2 months. 1 month, 2 months. Eh, yung taping mo pa lang, mga swerte ka na lang kung magkaroon ka. Oo. Buti na lang, meron mga ilan-gilan. Pero, dun ka na-realize na hindi na ako na nag-regret na pinagpatuloy ko yung pagpipinta ko. Bakit? That's when I started painting. I started painting nung pandemic and started selling it in social media. Whoa. It started with all these small pieces like watercolors selling at 3,000 a piece. Man, I get clients as far as New York, LA. So yung mga painting mo, to name a few. Nagulat ako. Biglang eto na yung lumilipad ngayon. Oo. So I've already graduated and showed my side as an actor. Now I could say na eto na ngayon yung nasa art world. Eto na yung pumapalo. And mas malaki ang ano nito, mas matagal to. Yes. Kasi as long na kaya mo magpinta, as long you have the different vision. Eto pa, mamatay ako, man, papalo ito. The not only that, yes, it's already a legacy. That everybody, you know, pag nakita yun, oh, there was a sometime that there's an artist. So, hindi ka pa rin, nag-regret ka lang sa ulo. Kasi lagi naman ganyan eh. Yes, when of you, course. Pagka nagkaroon ka ng decision making, sa una, may makasasacrifice ka talaga eh. And you sacrifice a lot. Sa tingin ko talaga yung sacrifice a lot. Lalo na, kasi alam ko, I'm not sure, pero di ba meron din kay pelikula niya, no? Mikey Cuanco? Wala. Rosana Roses. Oh, yun, yung pala. Last time ko siya nakita pan sa True Sleep, di ba? Yes. Oh, yun. So, ang dahil mong sinacrifice, limelight. Kasi hindi ka naman extra eh. Hindi siya extra, matini idol siya. Hindi siya yung supporting cast. Lead actor, di ba? Ang laki din ng laki boss. Talaga nun. Yes, boss. You decided, pero tagal mo bago nakuha yung ani. Yes, boss. Ang tagal, no? It took you mga 10 years, may get, para lang ma-reach mo yung... Pero, yun nga, sinabi ko sa yung boss na nagbalik loob na rin ako sa Panginoon. At the time na there's a pandemic, I started praying the rosary almost every day, up to this day, boss. Wala pa akong mintis. I'm praying the four mysteries. At ang pagkakaintindi ko, sabi ng Panginoon, ibabalik ko sa'yo. Kasi at that time, nagsushowbiz ako, tapos nagsustudyante ako, and it's hard to juggle. Oo. Oh. Pero pag binalik ko sa'yo, sabi ng Panginoon, magiging, ano, matutunan mo na kung bakit binalik ko sa'yo. Yeah. And right now, He gave me a teaching job. He's giving me this painting. Signed up in Viva again. Mm-hmm. And then right now, I'm gonna sign up with a company, a real estate company as well. So, full force nito. I'm coming back. I'm reinvented. Maganda! So, Ano pa yung kaka-regret mo? Kumbaga, pinatibay ka lang lalo. Salamat. And sobrang haba pa ng buhay.
sobrang tagal pa. So, yeah, boss. Sa fainting na lang, buhay ka na dito. If you will talaga breakthrough sa art world, putya, milyon na lang labanan yan. So, ang tanong, syempre, ito na yung tanong. Eh, kasi kayo ko ay tanong, kasi kinakabahan ako. Uwi na ako, nakagess na ako dito. Uwi na ako. Magkano ang isang Jau Mapa painting? Tatunod muna to. How much is a Jau Mapa painting worth now? Yung mga previous gawa ko. Like this size. Kasi, ako, hindi ako, kumasabing I'm not a fan of painting. Siguro kasi, sa tingin ko, hindi pa ito yung time ko to collect painting. Sobrang daming nag-reach out sa mga painting. So, I'm not a fan of it pa sa ngayon eh. Actually, totoo, daming mga benta, mga ganun binibenta sa akin. Sabi ko lagi, I can afford one, two, ganun. Pero kasi hindi ko pa talaga siya naiintindihan. Alam mo, hindi ko alam bakit ang mamahal itong mga painting na to. It's because wala naman siyang, wala talaga siyang, tawag dito, barometer. Di ba, wala naman talaga siyang standard na price. It's depend na lang talaga, kunyari, eto na nasimulan na gantong price, doon na siya nagmamark. So, di ba? Yeah. Like Mona Lisa. Si Mona Lisa, no, kaya siya tumaas yung painting na yun, nabasa ko kasi nagbabasar na ko, kasi nanakaw siya. Magkano lang una yung Mona Lisa na painting? I don't know if it's yes. True. Di ba? Right. Magkano right, lang right, yun? Right, the right, Mona Lisa right, painting. Right, right, right. Mura lang yun. Pero nung now, nanakaw, tumaas. Nasa 200. At naibalik, iba na. Yeah. So, yeah. Yung ibang story na ng painting, kunyari, I like yung ibang painting, bakit siya biglang nagmahal? So, there would be laging may story behind it. So, hindi ko pa siya ma-absorb paano. So, I don't know paano ko rin siya babasihan. So, ngayon, isang Jau Mapa painting, magkano ba usually? Yung mga previously, yung mga bago. Kasi ito, iba to. Luma to. So, probably yes, mas mahal to yes, sa mga bago mong gawa. Yes. Di ba? Oo. Of course, if I'm gonna put a price on this. Pero, with your question, I'll answer that first. I price it per square feet. Ayan, ganun naman talaga, per square feet. 50 pesos per square feet. Yung previous, times, times the kung ilan yun? Times the square times feet. The length. Oo. Times mo yung length, times mo yung width, times 50. Ah, ganun pala. So if 20 by 30 size would cost 30K. Oh, 20 by 30. Ano ba ang 20 by 30? 20 by 30, mga ganito lang yan. Mga ganyan lang yan. 20 to 30 inches? Ano ba? 20 to, so ito is 3. This is 3 feet by 3 feet. 3 feet, so? 36 by 36. So magkano yun? Ganon. So calculator nga. Firm nga calculator. 36 by 36. I'll save you the time. So paano? It's like 6. Hindi ko alam paano mag-calculate. Sinabi rin niya sa akin, it's the square foot by I. So 36 inches, no? 36. So para lang sa mga mahilig sa art, so matuto 36. Kayo dito. Ah, yun lang. 36 times 20. Oh, okay. So ito yung mga bago. This is the bago. Yes, yung mga newly painted. Yes. Oh. Oh, ganun, sinabi nga sa akin. Pero yung ganito, na sinasabi mo, may story, you painted it, post-pandemic. Yeah. Ay, hindi, pre-pandemic. 2000. Pre-pandemic. No, not pandemic. Oh, hindi, sobrang layo pa parang ito. Ito pala yung after muna. So, sorry, post, nag-leave ka ng showbiz. Yes. Ito yung after niya mag-leave, he hung the gloves, na di na siya mag, actually, di gloves, he hung yung career niya, iniwan niya na, dahil mag-decide siya na pagpatuloy yung pag-aaral. So, ginawa mo ito ng 2,000. Magkano yung worth naman ng ganito? I level with you, boss. Boss, since ako yung una na magpipresenta sa'yo ang aking obra at wala pang... Napapakapit na si Loves. Napapakapit na. Napapakapit na. Napapakapit na. Oh, ano, Loves? Boss, parang alam ko niya. Kayo magbigay ng presyo dito. Tapos, parang baliktad ngayon ang mangyayari. Parang ano? Hintay lang ha. Ako meron kasi akong... Meron ka bang idea? Kasi it's your masterpiece. It's an old... One of the... Siguro one of the first to in many. Pero ngayon ba na-track mo na kung ilan paintings na yung nagawa mo? Hindi na. Pero that's my mistake. Na. I should have made track. Oo, you should. Pero madami na. Madami.
Ito, ito mga pang-ilan to sa painting na nagawa mo. Hindi mo na nabilang. Magkano to? Magkano man to binibenta? Okay, like you saw already. Okay, 36 by right? Ano ba? So it's like so, sabi na yun, 36 times 50. Hindi, kasi 50 yung previous, ano yun? Yeah. Yung ngayon lang yan. You know, it's 64,800 plus. 64,800 sa mga bagong painting kasi yan. So, siguro... Eh, pero kung ito, bibenta mo lang 64,800, wala tayong pag-usapan. Sige, bayaran mo na ito. Ano? Oh, kung gano'n. Okay na lang, labs. Okay na ito. Okay na. Dagdagan na lang natin ng 200 para sige. Pero magkano? Sige, boss, kung kaya mo ng... Ang hirap mag-isip eh, no? Oo nga eh. Okay lang, mag-isip ako. Oo, okay lang, okay lang. So, may, sige, habang iniisip mo, may tatry din lang kung tawagin. Yeah. Kasi dapat yeah. Ikaw magbigay. Hindi, okay na lang. Work around natin. Your no, idea, I mean. Sa price labs, hindi pa rin tayo makapag... you have naisip mo na ako ano yung price? Yes, boss. Magkano? 900,000. 900,000, so... Tawag lang ako ng isang mahilig ko, isang kaibigan ko na mahilig bumili ng art ngayon. Actually, hindi pa siya ganun kakilala when it comes to arts, pero he's starting to collect lalo na mga paintings from different artists. So, okay. At sa tingin ko, baka makatulong siya. So, right. Tawagin natin yung kaibigan ko, si Sir Raymond De Los Reyes. Ayan! Si RDR! Ayan! Pre, buti malapit ka kasi... Ito yung mga nag-interview diba? Yes, sa business when it comes to... Ito pala to! Ayan, si Sir RDR. Please to meet you. When it comes to business... Like starstruck ako. When it comes to business, si Sir RDR. Oh. Sir RDR, kasi sabi ko, meron akong kakilala mahilig bumili ng painting ngayon na nagsisimula to collect yes, sa si Sir RDR yon. Sabi ko, tingnan natin. Sige. Sir R, eto, he's selling this piece for 900,000 pesos. 900,000. Kasi one of the first painting na ginawa niya nung nag-start siya and way back 2000. Year 2000 pa ito. Yes. Oh. Sa ngayon kasi, nasabi rin ni Sir Jao, parang magkano per square mo? 50 per square inch. 50 pesos per square inch. Yes. Oh, yung mga previous, yung pag gumawa siya ng bago art ngayon. Art style ni Sir Jao is, kung hindi ako nagkakamali, it's about Filipino. Yes. Mike. Ito, talagay mo nga ito, sir. Ayun. Yan. Okay. Oh, yun nga, tama sinabi niya. Sa nagtatrabaho mga Pilipino, tama po. Yes. Yun ang art style ninyo. And, actually, maraming artists na gumagawa ng mga ganong klase ng art style. Pero syempre, may malaking factor pa rin kapag ka ang, syempre, ang gumagawa ng obra. Is kilala. Kilala. Yes. Oo. So, napakalaking factor nun. Oo, napakalaking factor nun. Baga, kung ikaw to, ginawa to ng isang kayang drawing to ng isang normal na tao, pangaraniwan yes. Tao, at ikaw yung gumawa, if you compare this with your names, yes. Syempre, mas may halaga. So, ang GP nyo ngayon, ang gallery price nyo ngayon is, may nakita kasi ako, I did a research, no? That there are some of the painting na nasold siya as at 100,000 yata or naka-display pa siya at 100,000 currently. Yes. If I am correct. Yes. Ito ay sa gallery... Ayala. Ayala. Yeah. Okay, no, na. But this this painting actually is... it's not acrylic on canvas. Yeah. It's recycled materials. So it's acrylic on us, recycled materials. Ah, gawa ko rin, no? Kasi pero malaki siya. Nung sinabi ko sa kanya na, dito si Sergio Mapa may painting. Sige, punta ako. So, nakapag-research na siya. Cool. So yun, yes. Yung, ano, yun yung kinoconsider natin. Of course, kung bibili tayo ng painting, especially sa ganyan, titingnan natin lagi yung GP. Yes, yung, kasi sa mga artists, lagi silang merong nilalagay sa gallery. Yes. So kung magkano existing na presyo doon, yun yung po pwede nating maging parameters para makuha natin yung tamang valuation. Pero okay. Since this is an old painting. Nagsimula pa lang daw siya. Story nito is kanina pareho. Kasi nagkakwentuhan kami, Sir Jao. After he quitted showbiz and pursue his career
on studying yes. in fine arts in UST. Right, a year after na nag-quit siya, pinaint niya to. Okay. Then he had a lot of parang regrets kasi syempre nawala na yung mga limelight sa kanya, right. earnings. So ginawa niya tong painting to. And isa pa, na-miss niya rin kasi yung pagiging normal. Parang na-burn out nga siya as a celebrity. Yun yung kwento nito, di ba? So na-paint mo to, di ba? Parang kasi dati nakikita niya lang. Tambay to, title nito is Inuman. Yes. Inuman to. Yes, Inuman. So actually kanina ko pang ano eh. Sige. Ayan niya. Check ko lang. Medyo pangalan mo kaya, babayaran mo na yan. Kasi ayan. So gusto ko lang din kasi ang mga nagko-collect ng painting, number one, tinitingnan nila syempre yung kung ito ba ay magmamatch doon sa personality nung bibili. Yes. May mga collector na ganun. Oh, yun, Ned. Oo. Based on doon sa... Ano yung gusto? Interpretation nila doon sa painting. Mm-hmm. So, as you observe, syempre kailangan nagmamatch na sa personality mo. Yun yung kinoconsider ng mga collector. Pangalawa, yung rarity ng item. Syempre ito, eh, ito ba yung una? Kauna-unahan to? No. Hindi niya matrack. No, no. So, but this is the painting that I did after nga na mag-quit siya ng showbiz. At piliin niya yung daan papunta sa arts, mag-aral. Siguro ang yung sa ganito, no. This is 36 by 36 is 3 feet by 3 feet. Yeah, 36 yes, by 36 tama, no? Yes. 36 by 36 based doon sa ano natin, nagawa nating research. Ganun lang din ang magiging value niya, I believe, no? Kung ano yung GP price niya yun. Kasi nothing ano eh, nothing special, nothing significant. Kasi kung siya yung first na painting na ginawa tapos biglang tumaas yung price ni artist na currently iba yon, okay. Pero dahil merong current na may ano tayo, may parameters tayo, may basihan tayo ng pagkukunan ng presyo, so yun yung po pwede nating i-consider. So, sa tinitingnan ko, siguro sa 900 medyo hindi siya. Okay. So, yun yung sinabi, in-explain ko rin na I'm not into art din talaga. Mm. Kasi nga, kung meron akong gugustong bilhin na art, yung gusto ko yung magatulong kasi mo, right. That will represent myself. Oo, so, yun lang yung kulang kong sinasabi. Pero this one, siguro, if you'll ask me how much ko tatawarin to, siguro I can buy this for 100,000 pesos. Ba't kumakalabit kami? Bubulong ka ba? Ano may bubulong ka ba? Parang, hindi, kasi, for me, ikaw, if you gotta buy this. That is a very reasonable na natawad. Tama yun. Kasi, kumbaga, syempre, as a collector, ang hinahanap natin yung significance and yung historical ano niya, di ba? Although si nakasastra nga talaga ako. Basta dapat bilhin mo to. Oo. Magkano mo bibilhin to? So kung 100 ka ako siguro 120. Ako tatingin ko. Iba to si RDR. Yayarihin ko to. At tatawagin bang RDR yan kung hindi niya. 150 bilhin mo sa akin o. Oh. Hindi, talagang magkano mo last price? How much is... Kasi meron talagang story sa kanya. He told us about the story of choosing between two sides eh. Yes. Nandun ka na eh. You're earning much there. Pero you decided to quit and pursue your dreams yes. na mag-aral ng yes. fine arts and yeah. yun nga yung course. So, para sa kanya talaga, medyo mabigat yun. Tas may ano to, no? May certificate, no? Bibigay ko pa lang. Magkano sagad mo dito? Gusto yun. Pwede bang 150? 150,000. Kaya yung RDR. Si RDR pa. Ako, naniniwala ko, hindi ka pupunta rito kung di mo ito bibili ng 150. Kung 150 ko kunin ko. Oh, deal! Okay. Oh, pero babayaran ko sa kanya 120. Para may tubo ako, 30. Hindi. Oh, deal muna ako sa'yo. Pagkano ang tawad ko? 120. Ay, okay. Okay. Narinig ko na mali kasi ng strategy. Negosyante na rinig ko. Mali! Strategy dapat, di ba? Magkano? 150, tapos may pag-deal ka. 120, oh, magkano ito bibilin? Oh, ganun dapat. Dapat, itubo mo. Ulit, 170. Ulit, ulit. Ulit, ulit. Ulit, ulit. Hindi, I was it. Raymond is a friend. Mm. He's really a friend of mine. Yes. Even though we're just a new friend, a new acquaintance, pero he's really a good friend of mine
sa mga binibigay sa akin advices. Yeah. Sir Joe, idol ko yan. Siyempre, isa sa mga, kung wala, pero dapat nagpapasalamat ka pa rin sa akin. Oo, naman. Ayun, oh, huwag mo na bilhin yan. Ito, marami itong gusto, actually, marami siyang gustong bilhin dito. And sabi ko, hindi pwede, hindi pwede. Oo, oh, yan. So, sobrang idol ko si Sir Joe. So, paraya tayo. Wala tayong kinita. Okay lang mapunta sa Sir Raymond kasi probably there will be a partnership between Sir Raymond and di ba? In the near future. Oh! So, okay, so sold na natin to for 150. O sila na magkamayan. Oh, sold. 150,000. All right. Maraming salamat. So, dito muna to sa akin. Bayaran mo na lang muna siya. Hindi. Okay, so it's rightful honor kasi siya may hindi talaga sa art. Yung office niya, may kita mo, marami na siya mga new painting doon. Like, kasi Henry, he really helps yung mga new artists. He helped those new artists to reach the mainstream or the... Actually, ano ko to, Bostoy, i-display ko to sa gallery. Yes, na, soon. Ano, na sikat mo na, wag naman na, sikat mo na yun. Alright. So, maganda yun kasi he's really helping. Yes. He's really helping a lot of people ganda. Around, okay? Thank you, sir. So, yun. Actually, I understand. Again, thank you. I understand Sir RD's point. And I'm also, inaalagaan ko rin yung presyo eh. Yes, and I understand where I'm coming from. Actually, ayoko masyadong umakyat. And wanna stay where I am right now. Kasi pero soon. When you, yeah, I mean, soon. Yun naman ang hangad natin. Yun naman natin as painters. Soon, pero salamat. Maybe this is salamat start. Sa pagsuporta. Sana makatulong sana. Makatulong ba? I'll get your contact. Yes, and, yes, alright, para sila pa nagkontak. Parang mali talaga tayo doon. Parang dapat tayo na gano'n doon. Certificate. O, tinan mo. Nagkakausap na silang dalawa. Wala na. Sabi sa iyo. Dapat hindi mo muna pinapunta si Boss RDR. Pero okay na. Maraming salamat. It's a great story that I've heard from one of my idols. Yan. Thank you, boss. Kung wala ka, kung di kasi ako nagsasyabu, Boss RDR, matanong mo. Wala si Sergio mapasagwapings. Ako yung nag-audition ako nun. Eh, hupak na hupak ako. Hindi ako tinanggap. Pero maraming salamat. Salamat. Had a fun sa conversation natin. Yes. Hindi naman ako. Alam ka. Saya. So, okay, thank you very much. Ito, the moment, Pinoy Ball Star. Gang. Hindi ko nakuha yung presyo na binigay ko. Pero it was all part of the plan. Actually, kahit saan kami mag-meet ni Boss Toyo sa presyo, eh, happy naman ako. And, well, gusto ko sanang it wasn't part of the plan na alamin niya kung magkano yung presyo ko for a painting. But, ayun na nga, tinanong na niya. Pero, we were transparent naman dun sa mga sa pagpepresyo namin. So, buti na lang, hindi ang kinalulungkod ko, hindi masyadong nangongolekta ng painting si boss, pero buti na lang tinawag niya ang kaibigan niya, si Boss RD. And masaya naman ako sa kinalabasan ng bid. And I've got to tell my story of this painting, and natuwa rin ako na nakilala ko si Boss Toyo at sa kanyang esposa. So thank you very much, Pinoy Pawn Stars, sa lahat ng mga taga-subaybay. Maraming salamat din. Keep safe, God bless. Ayun, maraming salamat kay Boss Toyo tsaka kay Boss Jao Mapa, no, na nakabili ako ng isang obra o isang painting na talaga naman makakadagdag, no, doon sa ating opisina. So the reason why kaya ako siya binili, it's number one, ang ganda ng meaning kasi ng painting. So it's all about patriotism, no, sa pagiging Pinoy. Bukod doon, syempre ang nagbebenta is celebrity, nakakadagdag ng attraction yun eh. Especially, it's a talking piece pagdating sa opisina. So kaya naman ganun ang presyo niya, ganun lang talaga ang bentahan ng mga paintings na nagawa dati ni Sir Jao Mapa o yung mga naka-display niya ngayon sa gallery. So sa palagay ko, medyo maganda naman yung pagkakabili ko, okay naman yung pagkakatawad ko. So yun lang.